Awit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami ay magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito, sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa simbahan ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan na makatarungang hatol ng Diyos na kayo'y ariing karapat-dapat sa kaniyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Ang Poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang Poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa'king kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabao, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Saba ninyong mga eskriba at mga pariseo, mga mapang-imbabao, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkala ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito, lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Saba ninyong mga eskriba at mga pariseo, mga mapang-imbabao, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Mahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginawa ninyong masahol pa kaysa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Saba ninyong mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito.
Ngunit ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tukdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag ipanumpa ninuman ang dambana, ipanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipanumpa ninuman ang templo, ipanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipanunumpa ninuman ang langit, ipanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong mga katabi ng isang magandang umaga at kumustahin niyo po ang inyong katabi at sabihin niyo sa kanila, kumusta ka na? No, ganun din yung nasa tao, yung katabi, yung sa likuran din niyo, kumustahin niyo din po sila. Alam niyo po ay siguro yung way back nung bata pa ako, gustong-gusto ko pong mag-Flores de Mayo, no? Kapag tutungtong na po yung buwan ng Mayo, ay gustong-gusto kong pumunta sa kapilya o simbahan para mag-join o mag-attend ng Flores de Mayo. May mga ilan sa mga kaibigan ko na sinasabi sa akin na mag-attend ka lang ngayon pero bukas huwag ka nang mag-attend, no? Gala na lang tayo, mag-bike na lang tayo kasi bakasyon, di ba? Magpa-lipat na lang tayo ng Saranggola. E alam nyo naman pag ang Flores de Mayo ay mostly talaga rito hapon ginaganap, no? So, minsan sinasabi na ang kaibigan sa akin na hindi ka naman makadiyos, ang pinupunta mo lang diyan ay yung merienda lang, no? Hindi ka naman nagro-rosaryo, no? Hindi ka naman ganyan-ganyan, ang pinupunta mo lang naman yan, makakain ka ng merienda, no? So, ayun, no? Madaming hadlang. Isa siya naging sa ng kaibigan ko na naging hadlang upang makilala ko ang ating Panginoon. Nung ako ay naging pari na, minsan sinasabi ko din sa aking mga lector at commentator, sabi ko sa kanila, magpapalit na lang kayo mamayang hapon, sama na lang kayo sa akin kasi wala na akong misa, no? Manood na lang tayo ng sine. Sinasabi nila sa akin, ano, Father, pari ka pa naman, no? Bakit mo kami hinahadlangan? Magsiserve kami mamayang hapon. Pero dinujoke ko lang naman sila, tinitest ko lang sila kung saan aabot ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Bakit ko po yan nabagit, my dear brothers and sisters? Sapagkat ang paanyaya sa ating ebanghelyo ngayon, dalawa ang paanyaya sa atin, no? Ang invitation sa atin, ikaw, ako ba, o kayo ba, ay naging hadlang sa inyong kapwa upang makilala nila ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa kanilang buhay, no? Ikaw ba ay naging hadlang sa iyong kapwa upang sila ay mataimtim na sumunod sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno? O di kaya, ikaw ay naging biyaya at naging daan sa iyong kapwa upang makilala nila ang ating Panginoon, upang makilala nila ang pag-ibig ng at maramdaman nila ang pag-ibig at paggalinga at pagmamahal ng ating Panginoon. No? Dalawa lang yan. Sa pagkatao natin, maaring ikaw ay hadlang o di kaya ikaw ay grasya, ikaw ay biyaya sa mga taong hindi nakakakilala sa ating Panginoon at ikaw ay naging daan sa kanila upang sila ay makilala nila ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Pero kung ikaw ay hadlang, ay hindi po maganda yan. Kaya sa ating ebanghelyo, isa sa dahilan kung bakit galit o nainis ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, sa mga pariseyo at eskriba, sapagkat ang mga pariseyo at eskriba, sila ang naging hadlang upang makilala nila ang ating Panginoong Hesukristo. Sila ang naging hadlang upang kanilang masundan ang ating Panginoong Hesukristo. Marami silang ginagawa upang maging hadlangan, upang makilala nila ang ating Panginoon.
sapagkat ayaw ng mga Pariseo at mga eskriba na ito na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nainis, nagalit, sabi ng ating Panginoon, mapangimbabaw kayo. Yung may mga gustong sumunod, hinahadlangan pa ninyo. No? Yung may mga gustong makilala ako, anong ginagawa ninyo? Kayo pa ang naging dahilan upang mahadlangan ito. Kaya sa buhay natin, no? Kung ating pag-iisipan, nagiging Pariseo at nagiging eskriba tayo sa kapwa natin, kung minsan hinahadlangan natin sila na makilala ang ating Panginoong Hesukristo. No? Yun bang tinitempt mo sila? Huwag ka nang magsimba. Diba? Na, dito na lang tayo. Huwag ka nang magsimba. No? Ganyan, etc., etc. Pero ulitin ko, kapag ikaw ay naging isang biyaya at grasya doon sa iyong kapwa, na ikaw ay naging daan na makilala ang ating mahal na pong Hesukristo, matuwa ka sapagkat natutuwa ang Diyos sa iyo. Matuwa ka sapagkat nagagalak ang Diyos sa inyo. Sapagkat ikaw ay naging paraan, ikaw ay naging daan upang yung katabi mo, yung kapwa mo, yung kapitbahay mo, ay ngayon nakikita mo na nagsisimba na, nagdadasal na, isang mabuting deboto na sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid ni Kristo, huwag din nating kalimutan yung mga tao na naging na naging paraan, na naging biyaya, na naging daan upang makilala natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno sa buhay natin. Pasalamatan natin sila sapagkat sila ang pinadala ng Diyos, sila ang instrumento ng Diyos. Pero kung yan ay naging hadlang, balakid sa pagsunod mo sa ating Panginoong Hesukristo, hindi yan padala ng Diyos, no? Hindi yan instrumento ng Diyos. Kaya ang paanyaya sa atin kung may mga hadlang, no? Hinahadlangan tayo sa kapwa natin, ng kapwa natin para makilala natin ang ating Panginoon, huwag sana tayong magpadala, ba? Huwag sana tayong malimlang sa kanila sapagkat alam natin kung may mataimtim tayong relasyon sa Diyos sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, hindi tayo magpapadala kahit anumang hadlang at balakid ng ating pananampalataya, ng ating pag-ibig, at ng ating pananalig sa Diyos. Muli, tayo din sana maging instrumento ng Diyos, hindi maging instrumento na hadlangan natin yung kapwa natin. Yan lang ang paaniyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno sa ating Ebanghelyo. Maging biyaya ka, maging grasya ka, maging daan ka sa iyong kapwa upang sila ay makilala nila ang ating Panginoon at mataimtim na makasunod sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa aming pagiging hindi karapat-dapat, tinataas namin ang aming isip at puso sa iyo, Diyos Ama, at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama sa langit,
Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga gumagawa sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu sa pamamagitan ni Jesus na aming daan. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sa bayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa aming pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay aming ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Pinagbibigyan mong ito ay may aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan na iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa sa kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot
sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos,
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tahanan. Panginoon Diyos nating lahat, inuming inihahain dugo ni Kristong butihin, hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesus Kristo, siya'y ating lakas at tanggunan. Panginoon Diyos nating lahat, sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at ang
lipunan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement for Parish-Wide Monthly Formation, August 27, 2024. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan, lalo na po ang mga deboto ng Mahal na Poong Jesus Nazareno sa ating Parish-Wide Formation bukas, August 27, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Christopher S. Crucero, LRMS, Parochial Vicar, Minor Basilica, and National Shrine of Jesus Nazarene. Sa August 29, 2024, Webes, pagunita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag, magkakaroon po tayo ng pagninilay-nilay sa buhay ni San Juan Bautista sa ganap ng ikatatlo ng hapon na gaganapin sa loob ng simbahan. At ang ating maringal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon sa pamumunuan ng ating rektor at kura paroko, Reverend Father June Sescon. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho
kanamin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.